Na po ang finished product ng ating adobong sitaw with sardinas. Yan. Salamat, salamat po. Yan ang gagamitin ko sa aking lulutuing adobong sitaw. Yan po ang sibuyas, bawang, at giniling na sili. At nag-add ako ng sahog na manok at saka sardinas. Ang aking gagamitin na panggisa ay butter. Butter po ang aking gagamitin. Mas para sa akin po kasi mas mainam yan. Mas malasa po at saka soy sauce. Ayan. At andito rin po ang ating sitaw. Ayan po ang ating mga ingredients sa pagluto ko po ng adobong sitaw. Ayan po, ano pang iniintay nyo? Para tara na, simulan na natin. Let's go! So ayan, painitin muna natin ating kawali bago natin ilagay ang ating butter para simulan na natin mag-isa. Ayan, hintayin muna natin na uminit ang ating kawali. Kung ito po ay yukan na, mainit po ating kawali, ay ilagay na natin po ang ating butter para siya po ay matmatunaw na. Ayan. Lagay po natin. Patunawin lang natin para sa po ay ayan, lagay lang natin ito. Hintayin natin siya matunaw. And kasi ganito po ako nagluluto pag ako nag-adobo ng sitaw. Mahilig kasi akong gumamit ng butter kaysa mantika. Kasi mas magandang lasa niya kung butter po ang inyong gagamitin. Para sa akin po, mas maganda po siya, mas mainam po siyang gamitin kung butter po yung gagamitin natin. Yan. Habang po siya ay, kung na po, malapit na siyang matunaw. Ilagay na po natin ang sibuyas. Kasi po pag ako ay nagluluto, sibuyas ang una. Sibuyas po una yung aking nilalagay. At sinusunod ko na agad-agad ang bawang. Sabay-sabay ko na po siya, sinasabay ko na po silang pagluto ng sibuyas at bawang. Yan po ang aking style na pagluluto. Sinasabay ko na po sila para sabay na rin po sila matapos maluto ang sibuyas at bawang. Yan po. Ito po ang ating style ng pagluluto. Ano, hintayin lang natin silang kuan. Hintayin lang natin mag-brown ang kuan. Kunting brown lang ang ating sibuyas. Ayan po, pag siya po ay nag-brown na po yung sibuyas at bawang, ilagay na natin ang kan, sahog natin na manok. Ayan, para maging kan na rin po, para hindi siya kan. So, igisip po natin ang manok para hindi po lalas, hindi siya maglasang malansa. Ayan, natin. Igisip po natin siya habang hintayin natin siya kan, mag-brown para mas okay po yung lasa. At hindi natin malalasahan yung lansa ng manok. Ayan po. Halo-haloy lang natin siya. Tapos, lagyan natin siya ng kwan, paminta. Ah, nakalimutan ko pala kanina sinabi na lalagyan natin ng paminta para pang-pan din niya. Mas maganda yung amoy din, pang-pamoy din ng paminta. Add natin siya, kahit konti lang po ng paminta. Ayan. Kung okay na po siya mag-isa, ang ating sahok, kung nag-brown na yan, ang isusunod na lang natin po ay ang kwan. Sili. Kasi po ako, mahilig kasi ako sa sili, kaya nag-a-add po ako. Habang ginigisa ko po yung mga sahok, ay nilalagyan ko na po ng sili. Depende naman po sa inyo kung ayaw nyo pong lagyan ng sili, okay lang po. And para po makakandun po, mapumasok po yung anghang ng mga, yung sili sa mga sahog. And habang, ano ko po siya, habang ginigisa ko po yung ating sahog, ay nilalagay ko na yung sili. And pag nagkuhan na po, pag nag-brown na po yung ating sahog ay, pag nag-brown na po itong karne ng manok, and pwede natin ng ilagay ang ating pwede na po natin ilagay ang ating sitaw para yan, kasi nag-curl na po siya, nag-brown na po ang ating manok, pwede na natin ilagay ang ating sitaw. Ayan po, ilagay natin yan, dahan-dahan kasi parang ang dami yata napabadami yata ang ating sitaw. Hindi yata kasya. Yan, bago tayo maghawak ng mga gulay ay dapat po nating kuan. Dapat muna tayo maghugas ng kamay para naman iwas, alam niyo na po. Yan.
Nilalagay ko na po ang ating sitaw. Ayan po, kasi masyadong madami po yung sitaw natin, pinalitan ko po ng ating nagalutoan. Yung kawali po ay hindi po siya kasya. Kaya ang aking ginawa na lang po ay yung mas malaki yung pinaglutuan ko. Ayan. Ayan, nilagay natin lahat ng one sitaw. Ayan po. Pan natin siya. Isa natin. Haluin natin para yung lasa ng kwan, ng lasa ng sahog ay makakuan din ng sitaw. Ayan, habang kasi po ako, depende rin po yan eh. Kung gusto niyo po ng half cook, ayan, saglit lang natin lulutuin. Kung okay na, kung gusto niyo naman ng katamtaman lang ng lalambot, ayan, patagalin natin. Nakadepende rin po sa inyo yan eh. Kung ano pong gusto niyo luto o half cook ba o hindi. Kasi po ako, para po sa akin ha, ako po ay mahilig po sa half cook. Kaya saglit lang natin itong lulutuin. Ayan, lagyan natin siya ng soy sauce para mamaya ay okay na siya. Ayan, saglit. So ayan, lagyan na natin siya ng soy sauce para mamaya ay okay na. Kasi ang pan lang po ito ay half cook pa lang po siya. Ayan. 4 spoon, 4 na ako para hindi naman po siya masyadong, ay 5 po. Para hindi naman siya masyadong, ayan, nakaano pa na. Nalagyan ko na po siya ng 1 soy sauce. Ayan, haluin natin. Ayan, para mag-pour po yung ating sitaw. Ayan po. Ayan, tapos, ayan. Para mamaya pag kumulo na siya, okay na. Lagyan, add natin siyang konting tubig. Para naman po, para hindi siya maalat. Para hindi siya maalat kasi nagbagay ito ng soy sauce. Ayan po. Ayan po, kung gusto niyo po rin pong kuan, siya po ay medyo matamis-tamis. Pwede naman pong lagyan natin ng kanya. Lagyan natin ng konting asukal. Ayan. Lagyan natin ng konting asukal para, kasi po mahilig din ako sa medyo matamis. Ayan. Lagyan natin siya ng konting asukal. At natin siya ng konting asukal. Okay, siguro yung kuan, 2 kutsara. Kasi medyo kan kasi marami din itong niluto ko. Kaya 2 kutsara para okay din. Ayan po. Add natin siya ng konting sugar. Ayan po. Tapos, aluhin na lang po natin. Hintayin na lang po natin siyang kumulo. Pag kumulo na po yun, okay na po. Kasi half cook lang kasi ang ating kani. At itong lulutuing adobong sitaw. Kasi mas para sa akin po kasi mas maganda pong half cook lang kasi ay okay siyang pag nginuya. Ayan po. Lagyan po natin siya ng magic syrup para naman lumasa siya. Lagyan natin ng magic syrup. Ayan. Para okay siya lumasa. Haluin natin ulit. Ayan. Kasi ay siya ay nagsisimula ng kumulo. Maya-maya konti yan ang ay pana natin siya. Para tapos na. Ayan. Haluin natin konti. Kasi nilagyan ko siya ng magic syrup. Ayan. Kaya nagkipa na kayo ng ating pinahaluan. Ay, ginamit. Hindi na siya. Ayan. At saka, hintayin lang natin siyang kumulo. Ayan. Okay na siya. Kumulo na. Kasi po ako, pag ako po yung nagluluto, hinuhuli ko talaga yung sardinas. Kasi ayoko po kasing madurog. Kaya, hinuhuli ko po siya. Kasi itong sardinas, okay naman eh. Ready to eat naman na siya. At saka pag ako naglalagay ng sardinas, hindi ko na po kasi sinasali yung sabaw. Yung laman na lang po yung nilalagay ko. Ayan, para kan siya. Mas maganda kasi sa akin yung kan. Mas masarap kasi ang adobong sitaw kung sardinas yung sahog. Pero inadan ko rin siya konti ng kan. Inadan ko siya ng konting manok. Ayan. Ayan, haluin natin konti. Ayan. Okay na siya. Ayoko kasi madurog yung kan eh, yung sardinas. Ayan. Ayan na po ang finished product. Ayan, salamat po sa pagpanood nyo sa aking niluluto. Ayan, thank you po sa inyo. At ako yung inyong
binigyan ng oras sa aking pagluluto. Ayan na po ang finished product ng ating adobong sitaw with sardinas. Ayan. Salamat po. Bye-bye.